connection nito mga kagabay ay naka 380 volts. Kung mapapansin nyo, ito jumper na to, 380 volts connection yan. Pero ang supply ng ating compressor ng ating panel board natin ay dapat ay taka 220 volts siya kasi yung binigay ng tindahan ay 220 volts lang, kaya ngayon ay ating babaguhin ko ngayon itong supply nito, yung connection nito babaguhin natin yung supply. Ito naka 20 volts siya, i-disconnect natin to. Tanggalin natin yung pagkaka-jumper niya kasi naka 220 volts siya. Ano nga ba mag 220 volts? Ito kung napapansin nyo, kung tinatanggal ko na tornilyo na to, nuts. Ito yung mga tornilyo na to na dapat huwag mangising. Ay, nalaglag. Yun ay, nalaglag na naman. Man ito nalalagdag siya. Panmotor. Maligtado rin ito sa panmotor. Isang pa mag-vacuum. Muna, siyempre, tatanggalin natin to. Nakapit natin itong low side. Kapit natin yung low side na yan. Kaya
nakita nyo, kapit na. Siyempre, bubuksan natin ang valve nya. Yan, buksan natin. Open natin para mahigop nya yung dumi. At siyempre pa, ang discharge natin. Tanggalin natin siya. Baka itong valve, service valve nya, itong comfort nya. Tapos ikabit, ilagay natin itong high side, itong red, itong proper na pagbabacuum. Tayo ng ratchet. Siyempre, gamitan siya natin siya na ng ratchet. Yan natin, open, open. Yan, ino-open ko yung service valve niya, yung sa receiver. Receiver ang tawag dito sa aking ino-open na ito. Binubuksan ko siya para mag-open yung valve, mag-open yung tanke, yung receiver niya. Sobra niya ta. So, para masigurado natin yung ating discharge line ng compressor ay open. Yan. Yan, open na siya. Yan ang way ng pagbabacuum at ito naman ay sa vacuum. Dilaw, mapapansin nyo ito, medyo may herpas yung pwesto kaya nakakatakot na gumalaw ng gumalaw. Yan, yan ang yan, yan ang vacuum pump. Mapansin nyo yan ang vacuum pump. Tapos yan ang low side, ito, low side. Rapang. Tapos ito ang high side. Siyempre pa, set siya natin ng mapapansin nyo, mababa siya yung high side nya, yung cutout nya. Kailangan ay set natin siya ng mataas. Dapat i-set siya natin ng 350 PSI. Kaya kung makita nyo yan, naka-3 volts yan. Para 30 volts mali, naka 300 PSI. At ito ay lagyan natin sa 350. Yan, mapapansin naka 350 yung cutout nya. Ito ang expansion valve. Ito ang 3/8 ito. Ang size nito ay 3/8 flare nut. Meron siyang laman sa loob na orifice. Yung orifice na yon, mga kaagapay, ay filter. May screen na maliit sa loob kung saan ay napipilter niya yung mga malilit na bagay, yung mga dumi, ganyan, napipilter niya rito. Kaya kung barado ang ating orifice, yung filter niya ay hindi lalamig yung indoor unit natin, evaporator. Kasi nga, kaunting volume ang papasok na prion sa kanya. Ganoon din itong return niya. Ito sa 1/2 niya ang size nito dito sa distributor. At ito namang equalizer niya. Ito, itong makita niyo 1/8 na tubo na ito. Ito, ito totoo yan. Naka-roll na ito. Ito ang kanyang auxiliary ng expansion valve. At ito naman ay sa sensor ng expansion valve. Itong wire, ito tong stainless na wire na ito. Ito. Na dito sa loob siya naka-fix sa dito sa suction line na ito sa return. Nakapiting siya roon sa loob. May sensor sa loob yon, na may prion din siyang maliit, may prion siya. Kaya oras na yun yung mabutas, ang expansion valve ay magluloko siya, magmamalfunction siya. Kaya yung sensor na yun ay napakahalaga ng gamit ng expansion valve sa oras na mabutas. At ito naman, ang gaya ng sinabi ko sa inyo ay
Ito ang solenoid valve.